Yan yung buhay dito. Walang katulog. So, 5 days na kung hindi nag-poop, guys. 4 or 5 days. So, kaya, tingnan niyo yung mukha ko. Parang, grabe na, no? Bluting na bluting talaga. Hindi na siya compare sa atong una, Peterborough. Mas buong ano siya. Gamay-gamay. May gamay siya. Bluting talaga, guys. Laki ng mukha ko. Fluid yan. Tapos, ang nangyari, guys, hindi ako makatai. Kung makatai pa ako kahapon o kanina, siguro kanina naka-uwi na ako, pero hindi kasi ako nakatai. Kaya binigyan na naman ako pang tai. Yan ang problema ko, pang tai. So, yun guys, ang experience natin dito, mahirap kasi malaki yung buha natin, parang tad-tad ng baboy. Parang tad-tad ng baboy. Yung hiwa, parang tad-tad ng baboy, pero kira-kira na. Meron namang pain reliever, pinainom nila sa akin. So, kira-kira guys. Tapos, nakaupo sa tabi, naghintay. Gutom ka na lang? Hindi pa daw siya gutom. Hindi pa daw siya gutom. Siya gutom, ako hindi. Kasi dinala niya ako ng beef at saka beef with congee na may bok choy at saka beef. Sarap, guys. Atin na. Kasi bawal pa sa akin yung sulit food. Pero dahil gutom talaga, kailangan talaga ng sulit food. Mamimiss mo talaga yung solid food, guys. Pag sanay ka kumain ng solid food, tapos bibigyan ka lang ng soup, every morning lang siya dinner. Ay, Diyos ko. Gutom ka talaga. So, naka-recover na tayo, guys. Soon, pwede na tayong umuwi. Diba? Yan yung buhay dito. Walang katulog. Ikaw may maning kamot. Ikaw ang magtanong sa sarili mo, magsikap para lumakas yung katawan mo. Kasi kahit nasa hospital ka, independent talaga. Diba nang? Tapos ito yung pagkain ko, guys. Hindi na ako kumain kasi pinakain ako ng ate ko. Dinala niya ako kanina ng beef congee with vegetables. Tapos busog na ako. Tapos may ito, pinainom nila ako ng pampoop talaga. O yan, okay na yan. Tapos isave ko to for tomorrow morning. Kasi treatment. Tapos may Skytex ako doon, guys. Yan. Yung milk ko mamaya. I-drink ko. Tapos Skyplex Filipino. Kahit sa dulo ng mundo, Skyplex nandun. Tapos meron akong cranberry para makapi ako, makatulong sa pag-iit ko. Hindi pa ako naka-iit ng malakasang bunggang ihi. Wala pa, guys. Yan yung mga gamit ko. Tapos, baka bukas, kung okay na ako makalakad, or energy ko baka, makauwi na ako bukas. Yan yung walker ko, guys. Yan yung ate ko. Kasi sabi niya, 80 years old daw ako ngayon. 80 years old. Kasi hindi pa ako makalakad ng straight. Kaya, ito room tour natin. Yan.
So, hello guys, hello everyone. So, today is 3 weeks na natin dito sa hospital. Tapos, kanina, pinaliguan ako ng staff dito sa hospital kasi hindi ako makagalaw-galaw ba. So, sila ang nagligo sa akin for the first time, guys. Merong nagligo sa akin, nag-shampoo, nagpunas, nakakahiya kasi hindi ako sanay na may ibang tao na magligo sa akin, di ba? So, pero sinubukan ko talaga na magkilos, pero ang nangyari nung nagkilos ako, guys, after na maligo ako, bigla akong nahilo, tapos para akong nadisi, kaya binalik agad ako sa bed para maiwasan yung pagtumba ko ba. So, dito ulit ako. So, mamaya, naghintay ako ng kapatid ko para ilakad niya ako. Alam ko, takot yung kapatid ko na maglakad kasama ako kasi baka anong mangyari sa akin. Pero, nasa recovery na din ako, guys. Nag-ipon lang ako ng malakas na energy para makagalaw-galaw. Makagalaw man ako, pero kunti-kunti lang. Siguro mga 1 meter. Yan ang galawan ko sa ngayon. Pero, ang laki na pero. At least may improvement kasi nakababa na ako sa bed. Nakaupo na ako sa bed. Tapos nakaupo na ako ng chairs na without help. So, big improvement na yan, guys. And then, masakit pa rin. Ito, guys. Pakita ko lang sa inyo. Nakaka-catheter pa kasi ako kasi hindi ako makagalaw-galaw. So, tapos nakaka-catheter pa ako. Tapos, ouch. Meron akong pouch in dito. Sa fluid ko siguro sa incision ko ba. Tapos, pakita ko lang sa inyo yung laki ng incision ko, guys. Ganun lang natin. Ganyan. Napakalaki. Napakalaki, guys. Yung kahit natin. Yan lang ang ipakita ko kasi private na dun sa baba. Kaya pala hindi ako makakilos dahil ang laki-laki. Gaya ng sabi ko, malaki pa sa palad ko, diba? Siguro ganito siya. Ganito kahaba yung hiwa ko. Ganito hanggang dito. Kaya pag magkilos ako pa ganun ka naman. Sakit talaga. So, yun guys. Ouch. Yun guys, yun ang update natin. Pinakita ko lang sa inyo yung laki ng iwa ko sa katawan ko para ako si Pakinstein. Kasi ang dami kong guys, ang dami kong iwa dito sa kamay ko, tapos meron pa akong tube, tapos naka-catheter ako kasi hindi kasi ako makatayo-tayo dahil sa hiwa ko, diba? So, subukan ko mamaya na makalakad. Okay, so see you later. So, thank you for watching. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to like, share my video, and then abangan nyo yung mga susunod na mga revelation natin dito. Susunod kabanat na. Ayan. Serious na serious natin ko. Don't forget to subscribe my sister channel, Raquel's Life Adventure.